Maraming nalulungkot ngayon na pawang kawaning nasa kalagayang job order at casual employees na naging resulta ng ginawang pagpupulong ng mga head officers sa bawat departamento ng provincial government office at ng mga bagong opisyal na papalit at uugit sa administrasyong serbisyong tunay at natural sa Kapitolyo. Dahilan daw sa ang naging desisyon sa mga ito ay hindi na papapasukin sa kanilang mga duties and responsibilities simula sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Mananatili namang maglilingkod at bibigyan pa ng 3 buwan na extension contract ang mga kawaning nasa kalagayang job order at casual na nasa Quezon Medical Center, IPHO, Integrated Provincial Health Office, Provincial Treasurer's Office, Provincial Accounting Office, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, at ang Departamento ng Provincial Veterinary Office. Dahilan sa sila daw ang mga opisinang hindi pwedeng maantala ang mga transaksyon, mga tungkulin, mga paglilingkod at pagsiservisyo sa taong bayan. Ayon sa opisyal ng DILG Quezon, ang ebaluasyon at validasyon nila sa ginawang pagto-turnover ng mga posisyon at kapangyarihan ng bawat head department sa Quezon Provincial Government Office ay nasambit nilang naging matagumpay ang mga proyekto at programa sa termino ng Servisyong Suarez sa buong lalawigan ng Quezon, na malugod namang sinuri at tinanggap ng mga bagong mamiminuno ng mga opisinang uugit sa bagong papasok na administrasyon sa nalalapit na unang araw ng pag-upo ni Quezon 4th District Congresswoman Dr. Angelina Helen Tan bilang gobernador ng probinsya ng Quezon. Dito ay makikita sa magkabilang panig ang bawat pinuno ng bawat opisina na nag-preside ng kani-kanilang naging programa at proyekto ng matatapos na termino ni Governor Danilo Suarez na naging makabuluhan at epektibo para sa mga Quezonian. Ang pagsasagawa ng 2022 Local Governance Transition Team Meeting and Turnover Ceremony ng Pamahalaang Panglalawigan ng Quezon, ito raw ay bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na inaugurasyon ng incoming governor. At sinasabing ang programang ito ay alinsunod na rin sa Memorandum Circular Number 2022-029 na inilabas ng Department of Interior and Local Government, DILG, upang magkaroon ng formal na pagsasalin ng kapangyarihan at upang masisiguro at magiging maayos ang pagpapatuloy ng programa at mga proyektong ipaiiral ng lokal na pamamahala sa lalawigan ng Quezon. Para sa Aguila, Pilipinas, Ronald Dagbaya, matatag, matapang, matapat.